Yan, ito na. Moment of eating. Ito ang ating noodles. First noodles. Natin na sabaw. Sarap, my God. Alam mo yung 5 days kong hindi kumain ng mga ganito. Tapos makakatikim ka. Karne, 5 days kong hindi nakakain ng chicken, ng kahit anong karne. Alam mo yung parang umiiyak na bata. Yung iyak ng iyak, sorry. Yung iyak ng iyak, tapos biglang binigyan ng candy. Ganun. Ganun talaga. Ang sarap. Gabi. Ang sarap talaga. Pero siyempre, mimintay namin to dahil yung aking asawa, eh, meron na siyang mga meal plan. Meron na kami mga meal plan. Laging magbabawas na kami ngayon ng carbs. More on protein na at saka mga vegetable. So, ayan. So, kung gusto nyo subukan, hinay-hinay lang. Tingnan nyo yung health nyo kung okay. At kung hindi kaya, magdahan-dahan. So, again, from 68, naging 65. 5 days. Super intense fasting. Okay guys, nagtimbang ako ngayon. 68 kilos. Gusto pa atang mag 69. My goodness, I need to do something. Morning guys. Ayan, Monday ngayon dito. Kung nakita nyo, ang timbang ko nasa 68 kilos. So, susubukan ko yung challenge ngayon. 5 days, starting today, Monday, up to Friday, no food. Ang goal ko is matanggal ang aking tiyan. So, medyo malaki ang aking tiyan. Yan ang i-goal ko. So, ang gagawin ko is for 5 days, starting today, Monday, magte-take lang ako ng tubig, coffee, black coffee. So, it means walang sugar, walang cream, just black, and tea na walang milk, walang sugar, walang honey, kabut tea lang. And once a day, mga around 3 PM, kasi yan ang dating ng anak ko, susundin ko siya from the school, magtetake lang ako ng isang basong juice. Juice made of fresh vegetable. So no sugar, no anything. Just i-blender lang yung juice. I-blender lang yung vegetable. And today, bago ako magkape, isang baso tubig. Tingnan natin kung anong mangyayari for 5 days. First day today. So, hello guys, good morning. Ito ang second day ng aking fasting diet Chuba Chenes. Sa kahapon, nagtigil lang ako ng tubig. Ayan, ang dami ko na yun na tubig. Black coffee, so no sugar, no milk, at saka tea. And then yung asawa ko, nag-steam lang siya ng broccoli at cauliflower. So, sumubo lang ako ng mga ilang piraso. 4 siguro, na ganyang kalalaki. At nag-blender siya ng vegetable. Kale, spinach, nilagyan niya ng berries, tsaka sili, yung pepper, isang baso. So, that's it. Yun lang ang tinay ko kahapon. At ngayon, umaga, isang basong tubig. So, yan. Mamaya naman, kape at tsa. At ipakita ko sa inyo mamaya kung ano yung iniinom ko na shake vegetable. Isang baso for the whole day. Gagawin ko to for sana makayanan ko ng 5 days. So, this is my second day. So, tingnan natin mamaya. Okay guys, ayan. Nilalabanan ko pa rin ang aking gutom. So, kape, black coffee. 11 ngayon dito, 11 AM. Saka isang broccoli.
So tingnan natin, pang 2 days na to. Isang serving lang talaga. Actually, gutom na ako. Pero, tingnan natin. 3 days or 5 days? Kasama ko naman dito, kain ng kain. My goodness. Itong katabi ko kumakain ng fried rice at saka itlog. Ah, meron pa siyang langgunisa. Nakakasakit na nga ako. Okay, ayan. Ito ang aking meal for the whole day. Berries, banana, ginger, tapos meron siyang spinach at saka kale at kung ano-ano pang gulay. So, pagyari nito, puro tubig at kape na lang ulit. Diyos ko po, 2 days. So, sana second day na ngayon, sana makayanan natin. 3 to 5 days. 5 days. Kapag ka pala hindi ka kumakain at puro liquid lang, tubig, ito lang ang pinaka pagkain ko. Kahit ano pala, masarap. Kahit blender na luya, masarap. Kahit blender na gulay, masarap. Yeah, may peppers pa dyan. Nalagyan pa lang ito ng pepper. Siling malalaki. Diba? Kahit ano, masarap. So try nyo, and then subukan natin 5 days kung ano mangyayari. Masarap naman siya. Kasi nga, ala kang kinakain. Yeah. Busog na ako. Pero pag umihi ako ng mga dalawa-tatlong beses, ala na. Gutom na uli. Ayan. So thank you sa aming amore. Ayan siya. Siya ang may kagagawan kung bakit ganito ginagawa ko ngayon. So bukas na lang uli. Bye-bye. Hello guys, good morning. 8:30 a.m. March 10. Third day ng aking no food challenge. So ngayon tubig, nagtubig na ako kanina. Magtutubig ulit ako ngayon and then coffee dahil gutom na ako. At kagabi, nag-steam kami ng repolyo, broccoli at cauliflower and then kumain ako ng mga ilang piraso lang. At ngayon, gutom na ako. Tingnan natin. After 2 days na lang, ang titising ko para makakain. At tingnan natin kung ano ang resulta. Excited na ako dahil bukod sa marireset yung katawan ko, cleansing. At kaya ako ginagawa ito is, una, may napanood ako sa online na marireset yung katawan mo. So para kang marirefresh. Malilinis yung katawan at the same time magbabawas ka ng timbang kahit pa paano. So in 5 days I expect 1 kilo or more ang mabawas sa akin. So tubig muna ako and then kape. So guys, so afternoon ang aking pang tatlong araw. Tingnan natin from 68, tingnan natin kung ano ang aking kung may nabawas na. Uy, ito pa ba to? Dito ba to? Ayan, so 0-0 siya. 68 ako dati. OMG. Mahigit 1 kilo, almost 2 kilos. Unbelievable. Sa sobrang gutom ko, almost 2 kilos na ang nawala in 3 days. So push natin yan, 2 more days. Kaya lang gutom na ako. At nanginginig akong katawan ko sa gutom. Pero nakakatawan from 68, almost 2 kilos. So, let's drink to that. Black coffee. Okay guys, so day 3. Day 3 pa rin. 3:30 p.m. dito. Pero gutom na talaga ako. Kaya mag-drink ako ng tea. Dami na ako sa ngayon ng tubig. At saka nakapag-gapi na ako. Pero sasamahan ko siya ngayon ng in-steam na ito, mga ilang pirasong carrots at saka steam na repolyo. But you know what? Pag gutom na gutom ka, lahat masarap. Lahat. Ang damis niya. Pagkatapos nito, bukas na uli. Sacrifice talaga. So guys, see you tomorrow.
day 4 tomorrow. Hello guys, so day 4 ng aking ultimate fasting. So nagugutom na ako, tanghali na dito, last day ko bukas. Ito lang kinakain ko, mag-iisnim lang ako ng repolyo, ayan, konti lang kinakain ko, and then isang basong tubig, tsaa, at kape. So ayan lang siya, kuha lang ako ng konti mamaya para sa matanggal ang aking gutom. Saglit lang naman yan, pakuluan. And then bukas, super excited na ako. Friday bukas, and then sa Saturday, makakain na ako ng iba. So for now, kape, tubig, tsaka blender na gulay, at tsaka repolyo. Ito, nilaga lang to, walang asin, walang kumita. Okay? Ang isa sa mahirap lang, naka-ultimate diet ka, tapos kailangan mo magluto ng nuggets para sa mga anak mo. At fried rice. Kagabi naman, nagluto sila ng fried chicken. My God, paano kang tinutorture? Ang ginawa ko lang doon, nagtuloy ako ng kwarto. Kasi gutom na gutom na ako. Pero, isang araw na lang. After this, bukas, and then sa susunod, sa Saturday, makakatikim na uli ako. O makakakain na uli ako. Kasi excited na. Okay guys, good morning. This is day 5 ng aking ultimate fasting. 5 days. This is the last day. As usual, gutom na gutom pa rin ako. Well, excited na excited na for tomorrow. Ang dami ko naiisip na kakainin, pero ang unang-una kong kakainin is gagawa kami ng tom yum na noodles. Yan, seafood style, para hindi mabigla yung tiyang ko. Pero gustong-gusto ko nang kumain ng mga steak, barbecue, rice. Kasi for the last 5 days, ang tinipi ko lang is coffee, black coffee again. So this is just to sa mga magtatanong. So coffee lang, black coffee, walang sugar, walang milk, tea. So kabuti lang, walang honey, walang sugar or everything. And tubig. At pag hindi ko na talaga kaya yung gutom, umiinom lang ako ng kumakain ako, nag-i-steam ako ng repolyo, cabbage, or broccoli, or kaya cauliflower. Yan, pero konti lang, it's like isang ganito lang yung kinakain ko. And then kagabi talagang hilong-hilo na ako sa gutom, so kumain ako. Kumain lang ako ng mais, alam niyo yung boy bawang, pero konti lang. Konti lang yung boy bawang. And then isang basong tubig. And then natulog na. So ngayon, gutom na gutom pa rin ako, pero excited na for tomorrow. At magugulat kayo sa ibinaba ng timbang ko since nag-start ako ng day 1. So tomorrow, papakita ko sa inyo yung final na naging timbang ko. And kung ano yung una natin kakainin. So ngayon, naka-isang kape na ako at isang basong tubig na ganito kalaki. Gutom pa rin ako, kaya mag-chat-chat na ako. See you tomorrow. Hello guys! Day 5, lunchtime. So isang basong tea. At saka ito, pakita ko sa inyo. Nag-steam ako ng repolyo, ito, and then talong, at saka konting kimchi, para may lasa naman ng konti, kasi 5 days na. So bukas kakain na ako ng totoong pagkain, rice, ulam, pero unahin ko noodles, talong at saka ito, talong at kimchi. Unahin ko bukas na kainin yung noodles. Seafood noodles. Sakripisyo talaga. Pag diet ka. Yeah. Actually, nasarap ang kotong nilagang repolyo. Tapos lagi mo ng konting kimchi.
Sorry ya, gutom-gutom ko tayo ya. Masarap siya. Talagang ma-appreciate mo pagka ganito kinakain mo, ma-appreciate mo kahit anong pagkain. So, bukas. Kita-kita tayo bukas. Hello guys, good morning. Kagigising ko lang. Mag-aalas 9 dito ng umaga. Sabado, day 6. So, super excited. Halos na puyat ata ako dahil kakain na ako ng totoong pagkain kasi for the last 5 days, yung ginawa ko yung aking ultimate fasting. So, tingnan natin. Nung nag-start ako is 68 kilos nung Monday. Ngayong Saturday, tingnan natin kung anong timbang ko. So, ayan guys, kung makita nyo, lumiit na ng konti ang aking tiyan. Dati ganito, ngayon ganito na. Ayan siya. So, ayan guys, kung nakikita nyo, 00. Ito ang aming antique na timbangan. So from 68 nung start ako, ito na siya ngayon, 65. Oh my god, 65. So from 68 naging 65 in 5 days, 3 kilo ang nabawas. Okay guys, so tapos na ang aking 5 days ultimate challenge. Nag-jacket na ako dahil medyo malamig dito sa bahay ngayon. Medyo malamig ang panahon ngayon. Ang gagawin ko para ma-maintain ko yung timbang ko or mas mapababa pa, mababawas kami ngayon ng carbs. Pero nadagdagan namin ng protein at saka ang vegetable. Siyempre moderation din ang pagkain and then exercise. Ayan. Mag-exercise din tayo. Nag-exercise na kami pero nitong nakaraang 5 days, hindi ko na kayang mag-exercise dahil humina yung katawan ko. So, ang side effect ng ginawa ko na 5 days, dun nga pala sa mga nagtatanong or sa mga magtatanong ano ba yung ginawa ko. Ang ginawa ko po is in 5 days, ang tinay ko lang, actually for the first 2 days, ang tinay ko lang is tubig, coffee, black coffee, so walang sugar, walang milk, walang creamer, tea, walang sugar, walang honey, kabugti lang. Yun yung tinitake ko pa ulit-ulit pag nagugutom ako. Nung ika-third day, kasi nung first day medyo okay pa, second day sobrang gutom na ako. Nung third day, ang naging side effect, parang ang hina-hina na ng katawan ko. Tapos may time na nanginginig ako. Saka syempre sumasakit yung maramdaman mo na nagugutom ka. So nag-add ako, hindi ko matiis. Naglaga lang ako, nag-steam pala, sorry, hindi po nilaga, steam. Nag-steam lang ako ng broccoli, cauliflower, and repolyo, cabbage, ayan. So, ang tinitay ko lang, small amount ng ganito lang, isang beses lang, sa gabi. So, nagtitay ako, or sa tanghali, that's it. And then, fourth day, so, ganun pa rin siya. Yung fifth day ko, ganun pa rin siya, pero yung fourth day ko, and then fifth day, kumain ako nung gabi ng boy bawang. Pero konti lang din, para lang yung makalas pa. And then, yung Friday, day 5 ko, nung gabi, super excited na talaga ako. So, namili kami. At ngayon, magluluto ako ng noodles. Seafood noodles. Ito yung pinlano ko talaga kainin. Actually, ang dami kong nasa isip na kainin kasi hindi ako kumakain. So ngayon, kakain ako ng karne, kakain ako ng nilutong gulay, kakain ako ng konting kanin lang, at saka noodles. So ayan. So yun po ang ginawa ko for the last 5 days. Siguro kung ako naman satisfied naman ako sa, actually natutuwa ako sa ibinaba ko dahil for 5 days,
3 kilo po ang binaba ko. Siguro kung gagawin ko to ng another 5 days, siguro baka umabot ako ng more or maybe 10 kilos. Dahil siyempre, mas na-immune ka na sa gutom. Pero ngayon, excited na excited ako. So sa mga gusto pong gawin to, itry nyo. Itaas natin ng konti ang level ng ating sacrifice level, ang pagtitiis, at saka discipline. Sa mga gustong mag-try dyan, make sure lang po na okay ang health natin. At kung hindi na kaya, ihinto na. At kung hihinayin naman kayo, mag-take kayo ng some food para kahit paano mabawasan yung gutom nyo at yung panghihina nyo. Sa akin yun ang mga naging side effects. So, gutom, syempre. Humina yung katawan ko. Parang feeling ko pagod na pagod ako. Tamad na tamad. At saka, syempre, namamanhid yung tiyan mo sa gutom. Sa may time na nanginginig yung katawan ko. So, I don't think kung advisable siya sa mga nagtatrabaho ng mabibigat. Pero kung gusto nyo subukan, subukan nyo po. Basta ingatan nyo lang yung inyong sarili. Alright guys, so yan ang aking ultimate 5 days fasting. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe, like, and put your comment below. At susubukan po namin i-upload or i-share sa inyo ang ginagawa namin about healthy living. Yung mga kinakain namin, anong mga iniinom namin, and vitamins. So again, thank you very much po. Bye-bye!